Magandang hapon, netizens. Ngayon po ay araw ng Biyernes, April 1, 2022 at narito po muli ang update sa lagay ng ating panahon. Ayon sa PAGASA, patuloy pa rin na umiiral ang easterlies at nakakaapekto sa eastern section ng ating bansa. Habang northeasterly surface wind flow ay nakakaapekto naman po sa extreme northern Luzon. Samantala, isang low pressure area pa rin ang nasa labas ng ating area of responsibility. Ang nasabing LPA ay inaasahang papasok ng ating FAR sa mga susunod na araw. Sa ngayon, patuloy pa rin natin i-monitor kung magiging bagyo po ang nasabing LPA. Samantala, base naman po sa forecast ng GFS, sa susunod na linggo, posibleng isang LPA muli ang mabuo sa silangan ng Mindanao at mataas ang tsansa nito na maging bagyo. At kapag naging bagyo ito ay tatawagin itong Agaton ng PAGASA. Posible pa rin po na magbago ang mga nasabing forecast kaya patuloy lamang po tayo na mag-antabay ng iba pa nating weather updates at sa mga updates po na ipapalabas ng PAGASA. Samantala, meron pa rin po tayong La Niña na umiiral sa ating bansa mula April 1 hanggang May 2022 ayon sa PAGASA. Ngayong buwan ng Abril, 0 hanggang 1 bagyo ang posibleng mabuo at pumasok sa loob ng ating area of responsibility. Ang nasabing bagyo, mataas ang tsansa nito na maglandfall sa kalupaan kapag ito ay pumasok dyan po sa may parting silangan ng Mindanao. Para naman po sa magiging lagay ng ating panahon, dahil po sa northeasterly surface wind flow, asahan po dyan ang maulap na kalangitan na may mga paulan sa may Batanes at Babuyan Islands. Samantala, sa Caraga naman po, asahan din ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms, epekto pa rin po ng easterlies. Ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng ating bansa, generally fair weather condition, mainit at malinsangan, at may chance pa rin po ng mga isolated rain showers, lalo na po yan sa dakong hapon at gabi. Muli, pinapayuhan po ang ating mga kababayan na mag-ingat sa mga posibleng pagbaha at landslide, lalo na po kapag may severe thunderstorms. At ugaliin po na uminom ng tubig upang tayo ay makaiwas sa heatstroke na dulot po yan ng mainit na panahon. At yan po muna ang update sa lagay ng ating panahon ngayong araw. Muli, patuloy po tayo na mag-ingat at palaging tandaan, God loves you. Stay safe and God bless.